po para sa tasting. Iro-roll lang natin yan. Mamaya lalagay natin sa pulmahan. Ito na po yung tasty molder. Papahirin natin siya ng margarine yung dough para hindi siya dumikit sa molder. Pahiram po natin ng margarine para hindi siya dumikit. Yeah, malinis po yung molder na yan. Kalilinis lang yan. Kailangan po malinis para hindi madaling amagin mga ginagamit nating mga gamit sa bakery ng malinis. Hindi po may iwasan na magkamay. Usual po talagang magkakamay yung mga sa commercial bakery. Pero kailangan maghuhugas muna sila bago trabaho. Ito naman mga guys, yung para sa putok tsaka monay. Hindi po niya yan ginagramo ha. Sa ano lang ng kamay, alam niya na yung size sa kapala ng kamay. Ganyan po yung mga master baker, kasado na nila yung laki, parang nagmamadyong lang, alam nila yung ano yung tawag doon, talat, alam na nila. Ayan, ganyan po yung pag shake dalawang kamay. Hindi ko kaya, isang kamay lang ako. Kaya talent po yan. Ayan. Ngayon, ihiwain sa ibabaw. Putok. Monay ba yan? Putok. Putok. Okay. Ayan, pakros ang hiwa. Yan mga guys, ihiwaan po natin ibabaw ng putok. Yan po ito tinawag na putok para siyang vulkan na pumutok. Yan mga guys, alagyan natin sa proofing rack. Ito na po yung buns. Ito po yung putok. Papalsahin natin siya ng mga 1 hour. Ito na guys, yung sa monay. So same lang din siya ng procedure sa puto. Kaya lang sa monay, ang gagawin natin dito ay isang hiwa lang. Yan, sa gitna. Isang cut lang siya.